puso ay matigas ng banal na Espiritu para sa Panginoon. Ako? Welcome po muli nitigan sa The Mysteries of History and Prophecy. Nandito na po tayo sa parangkong gabi. Sino po yung nandito? Nandiyan po tayo sa ating quiz. Before yan, kaibigan, may question and answers po tayo sa ating susunod na mga gabi. So, kung may mga tanong po kayo, ilagay niyo po sa inyong mga quiz cards. Kung talagang naguguluhan kayo, may gusto kayong itanong sa ating seminar, ilagay niyo po dyan, itanong niyo po dyan sa inyong mga quiz cards. Sa likod po, nandiyan yung quiz cards. Okay, patuloy tayo. Unang tanong, tama o mali? Nasa 40 katao ang sumulat sa Biblia sa loob ng 1,600 na taon. Nasa 40 na mga tao ang sumulat sa Biblia sa loob ng 1,600 years. Tama o mali? Pangalawang tanong? Tanong, ilan sa mga kasulatan ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Ilan sa mga kasulatan ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Oh, hindi na po yan tama o mali, ha? Sasagutin niyo na po yan kung anong sagot po niyan. Pangatlong tanong po, tama o mali? Ang archaeology ay nagpapatunay na ang nakasulat sa Biblia ay tunay. Mm-hmm. Tama o mali? Ang archaeology ay nagpapatunay na ang nakasulat sa Biblia ay tunay or archaeolihiya. Tama o mali? Pangapat na tanong, tama o mali? Nahulaan insakto ng Biblia ang mga pangyayari sa Biblia. Tama o mali? Nahulaan insakto ng Biblia ang mga pangyayari sa Biblia. Tama o mali? Panglimang tanong, tama o mali? Ang Biblia ay nagpapakilala sa pagmamahal ng Diyos at ng kanyang pagnanais na mailigtas tayo sa kasalanan. Tama o mali, ang Biblia ay nagpapakilala sa pagmamahal ng Diyos at ng kanyang pagnanais na mailigtas tayo sa kasalanan. Tama o mali? Now, ngayon, kaibigan, ating i-check ang ating sariling mga papel. Honesty is still the best policy. Okay, handa na po? Unang tanong, tama o mali? Tama o mali? Nasa 40 katao ang sumulat sa Biblia sa loob ng 1,600 years. Yan po ay tama. Pangalawang tanong, ilan sa mga kasulatan ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Ilan kaya? Ilan? 66? Lahat! Yes, all scripture or buong kasulatan o lahat ng kasulatan. Yan po ay tama. Kung yan po ang inyong sagot. Pangatlong tanong mga kaibigan, tama o mali? Ang arkeolohiya ay nagpapatunay na ang nakasulat sa Biblia ay tunay. Tama o mali? Yan ay tama. Pangapat na tanong, nahulaan insakto ng Biblia ang mga pangyayari? Tama o mali? Yan ay tama. Panglimang tanong, tama o mali? Ang Biblia ay nagpapakilala sa pagmamahal ng Diyos at ng kanyang pagnanais na mailigtas tayo sa kasalanan. Tama o mali? Yan ay tama. Sinong perfect sa ating quiz? Oh, very good. May na-perfect sa kanilang mga quiz, mga kaibigan. Okay, so pakiabot po na inyong mga quiz cards sa ating volunteer. Kukunin po yan ang ating volunteer inyong mga quiz cards. At kung may tanong po kayo at mga prayer request, atin pong isulat dyan sa likod ng inyong mga quiz cards. Isulat niyo po dyan. Kung gusto niyo pong idalangin ang inyong nanay, yung tatay na may sakit, ilagay niyo po dyan sa inyong mga quiz cards. Welcome po ulit sa ating Mysteries of History and Prophecy. Kung hindi pa po kayo nakakuha ng registration ticket, magpa-register po kayo sa ating volunteer kaibigan doon sa registration area para po kayo ay ma-register sa ating seminar. Ito po ang gabi-gabi nating matatanggap na mga lessons. Ito po ay libre. Ito po ay magandang impormasyon mga kaibigan.
na inyo pong matutunan ang complement sa ating napag-aralan sa ating seminar. At by the way, kung kayo po ay makapag-attend for 15 nights sa ating seminar, may libre po kayong DVD. Yan po kung kayo ay maka-attend sa ating seminar for 15 nights. Yun po ay kung may wala kayong absent for 15 nights, kayo po ay makakatanggap ng DVD. Yan po ay para sa inyo. Ngayari. Okay, so banggitin niyo lang po ang inyong registration number pagpasok niyo po dito at bibigyan po kayo ng lesson ng ating mga volunteer. Ito po ang ating lesson ngayong gabi, kaibigan. Did God create the devil? Yan ang ating lesson or handout ngayong gabi. Pakita niyo lang po ang inyong lesson. Kaibigan, ang inyong mga lessons po ay may mga tanong po yan doon sa kahulugan, summary questions po yan. At yan po ay inyong sasagutan. Kung may nakita po kayo dyan na isa lang ang sagot niyan. So, hanapin niyo lang po yung, i-check niyo lang po yung saan yung saktong sagot po dyan. So, yan po ang inyong gagawin. Kung may anim po dyan, hanapin niyo po yung anim at i-check niyo po yung anim na saktong sagot dyan at kayo po ay at ibibigay niyo po yan, kaibigan, pagkatapos yung i-check at i-check po namin yan at ibigay po namin yan ulit sa inyo na may grade na po, kaibigan. Okay, so yan po ang ating lesson. Short review lang po sa inyong lesson. Pagkatapos po ng seminar, kayo po ay makakatanggap ng diploma galing sa Amazingfacts. Ito po ay parang Bible school na rin natin sa ating gabi-gabing pag-aaral sa banal na salita. Kung may mga kaibigan po kayong mga bata, may children's program din po tayo doon sa kabilang dako, doon sa Baker Center ng barangay. Nasa tabi lang po ng barangay. So, pwede po ninyong iimbitahan ang mga bata po doon. Kung may mga kaibigan pa po kayo, kaibigan, na gusto ninyong imbitahan sa ating seminar, pwede niyo po silang dalahan ng flyers at bigyan po sila ng flyers. And by the way, kaibigan, bukas po, kung kayo po ay makapagdala ng kaibigan, kung sino yung may pinakamaraming madala ng kaibigan, may freebies po ako sa inyo. May matatanggap po kayong isang aklat. O isang libro na pwede niyo pong basahin. Magandang aklat po yun. Kung kayo ay makapagdala ng higit sa tatlo na kaibigan. O kung sobra pa, kung ikaw ay nakapagdala ng dalawa, kung ikaw yung pinakamaraming nadala na kaibigan, ikaw ay makakatanggap ng freebies, yung libro o aklat na ibibigay. Now, ano ba ang ating aabangan sa susunod na mga gabi sa ating pag-aaral, kaibigan? Bukas po ng gabi, kaibigan, sa Biyernes, atin pong titinan the Omega Mystery, Revelation Secret to Personal Power. Ano ba talaga ang pwede nating magawa upang matagumpayan ang ating mga sasamang mga gawin? Ito ay magandang pag-aaral po bukas. Sa Sabado po ng gabi, kaibigan, atin pong titingnan ang UFO, the occult and Christ coming. Totoo ba talaga itong UFO? Ano ba ang kaugnayan ng UFO sa pagparito ni Jesus? Ang UFO ba talaga ang siyang magbibigay ng kapayapaan sa ating sanlibutan? Yan po ang ating topiko ngayong Sabado. Kaya huwag po kayong mag-absent. Napakagandang pag-aaral din po niyan, kaibigan. Atin pong i-discovery kung ano itong UFO. Now, sa Linggo, kaibigan, ng gabi, ating titingnan ang Antikristo. Sino kaya itong Antikristo? Ano kaya ang Antikristo? Ano kaya ang mga clues patungkol sa Antikristo? Sabi ng karamihan, ang Antikristo ay si Bill Gates. Totoo ba talaga yan? Atin pong titingnan ang pag-aaral po niyan sa Linggo ng gabi. Yan po ay ating mapag-aralan. Sa ngayon, kaibigan, bago tayo magsimula, tayo po muna ay tumayo at tayo ay manalangin sa ating bago tayo mag-aaral. Dakila po na yung Panginoon, maraming salamat na inihatid niyo po kami sa dakong ito upang mag-aral na naman ang iyong banal na salita. Amin pong hiling, Panginoon, na basbasan niyo po kami ng banal na espiritu upang maunawaan at maintindihan namin ng mas malalim pa ang iyong banal na kasulatan. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po yung upo. Ang atin pong pag-aaral ngayong gabi, kaibigan, ay Revelation, Mother of All Battles. Kaibigan, a long time ago in a galaxy far, far away. Alam niyo ba, kaibigan, kung anong linya to? Saan linya itong binasa ko ngayon? Yan actually ay linya sa isang pelikulang tinatawag o pinamagatang Star Wars. Sino ba nakakita na ng Star Wars na pelikula? Yung una pong phrase, introduction po niya ng pelikulang iyan, in a long, long far, in a galaxy, long time ago,
Yan ay napakagandang introduksyon, kaibigan, sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ngunit ang ating pag-aaralan, kaibigan, ay hindi po isang katang-isip, ngunit dito po ay isang tunay na katotohanan na galing sa Biblia. Atin pong titignan ngayong gabi, kaibigan, kung saan nanggaling ang napakaraming mga digmaan o si ano ba talaga ang unang nangyari bago lumabas ang mga digmaang ito. Saan ba nangyari ang First Great War? Yan ang ating titignan, kaibigan. Ano ba talaga ang ina sa lahat ng mga pagbabaka dito sa mundo? Now, gamitin natin ating mga imahinasyon, kaibigan. Ating balikan ang panahon nung dati doon sa sentro ng universo. Doon mismo sa trono ng Panginoon, na nandun ang Panginoon at kanyang mga anghel. At ating babasahin ito sa Revelation chapter 12, verse 7 to 9. Kung may mga Biblia po kayo, kaibigan, buksan niyo po sa Revelation chapter 12, verse 7. Ano ba ang nangyari doon sa mismong dako ng Panginoon? Sabi po dito sa Revelation 12, verse 7, nandun na po kayo? Sino may Bible? Bukas po, kaibigan, encourage ko kung may Bible pa kayo, atin pong dalhin. At atin pong buksan iyon sa ating pag-aaral. Sabi po dito, at nagkaroon ng pagbabaka. Ano ba ito sa English? At nagkaroon ng war. No, kaibigan, saan yan? Sabi dyan, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Saan daw? Sa langit, kaibigan. Kung atin nakikita nito, kaibigan, na may pagbabaka na or digmaan doon sa langit. Alam nyo, madalas nating iniisip na ang langit ay isang napakamapayapang lugar. Tama? Isang lugar na puno ng kapayapaan, isang lugar na puno ng kasiyahan. Napakagandang isipin ang langit. Ngunit ating nabasa mismo sa Biblia na may pagbabaka pala doon sa langit. May digmaan pala ng nangyari doon sa langit. Alam nyo, kaibigan, ang Biblia ay naglarawan sa isang pagbabaka sa ating langit na iniisip na mapayapa at puno ng kaligayahan. Isa sa mga rason kung bakit napakaraming pagbabaka dito sa lupa, isa sa mga rason kung bakit may mga pagbabaka sa ating mga tahanan, isa sa mga rason, kaibigan, kung bakit may pagbabaka mismo sa ating mga puso, ay dahil may pagbabaka na or digmaan na nagsimula sa langit. Ito ang mga dahilan, kaibigan, kung bakit napakarami mga digmaan na ating nakikita ngayon. At kahit nga mismo sa ating sarili, may mga digmaan na nangyari sa ating sariling mga buhay. So ngayon, kaibigan, ating babasahin ang buong talata. Sabi po dito, si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka dito sa kay Miguel. So atin nakita dito, kaibigan, na ang ina sa lahat ng mga digmaan ay nagsimula saan? Sa langit, mga kaibigan. At dahil ito na nangyari sa langit, atin nabasa sa Biblia na tininihagis ang dragon at ang kaniyang mga anghel, kasama ang kaniyang mga anghel dito sa lupa. So ibig sabihin, ang digmaan galing sa langit na ilipat na dito saan? Sa lupa, kaibigan, na tinatawag natin na earth. Basahin po natin sa Jude chapter 1 verse 9. Ito po ang sabi ng Biblia. Datapwat ang arkanghel Miguel nang makipaglaban sa ano? Sa diablo na nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pagalipusta kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Dito, kaibigan, natin nakikita na ang digmaan na nangyari sa langit, now, dito sa lupa, ay nagaganap na rin. May digmaan na nangyari dito sa ating planeta, kaibigan, na yan, digmaan na yan, ay nagsimula doon sa langit. Ang unang digmaan, nagsimula sa langit, at ang digmaang ito ay matatapos dito sa lupa. Yang mga introduksyon natin nakita, kaibigan, ay maghatid sa atin sa napakaraming mga tanong. Ang tanong natin, kaibigan, paano ba nakapunta sa langit ang Diablo at ang kaniyang mga anghel? Ano bang ginawa ng Diablo doon sa langit? Saan ba siya galing? Ito mga tanong natin, kaibigan, saan ba galing ang Diablo? Ginawa ba ng Diyos ang Diablo? Kung ginawa ng Diyos ang Diablo, kaibigan,
Ibig sabihin, ang lahat ng mga pangyayari sa lupa, ang lahat ng mga kasamaan dito sa lupa, walang ibang ating sisisihin kung sino. Kundi sino? Ang Panginoon. Dahil kung siya mismo ang naggawa ng Diablo. Bakit hindi agad o hindi pa winasak ng Diyos ang Diablo at ang kanyang mga anghel? Ito ang mga tanong, kaibigan, na nagsisilabasan sa ating pag-uusapan ngayon, kaibigan. Bakit pumunta ang Diablo dito sa mundo? Isa din, kaibigan, bakit labis ang pagdurusa dito sa ating mundo? At sa kaliulihan, kung nakapabuti ng Diyos, bakit ang ating mundo ay napakasama? Kung maibigin ang Panginoon, kaibigan, bakit may maraming mga inosenteng mga tao na mabuti na namatay na hindi mo maunawaan kung bakit sila namatay? Bakit may mga batang namatay na sa kanilang murang edad sila ay nawala saglit dahil sa mga masasamang tao na pumatay sa mga batang ito? Bakit, mga kaibigan, na pinahintulutan ng Panginoon ang iba't ibang mga masasamang bagay dito sa lupa? Kung siya ay puno ng pag-ibig, bakit niya ito pinahintulutan? Natanong niyo na rin ba sa inyong sarili yan? Bakit pinahintulutan ng Panginoon ang lahat ng ito? Bakit pinahintulutan niya na napakaraming mga taong namatay, libu-libong mga taong namatay sa mga digmaan dito sa lupa? Na inusinting-inusinti, kaibigan, na nawala ng buhay. Bakit kaya? Kung siya mismo ay puno ng pag-ibig, bakit hindi niya naalagaan ang mga taong nasa kalye lamang, na walang matulugan, walang kumot na matulugan, walang unan na mahigaan, walang kama na kanilang mapupuntahan? Bakit, kaibigan? Ang Panginoon ba ang responsable nitong lahat? Bakit? Kung ang Diyos na ating iniibig at ating sinasamba ay puno ng pag-ibig. Alam niyo, kaibigan, sa ating mundo, ating makikita ang contrast na ito. Sa ating mundo, makikita natin ang mabuti at ang masama. May pagkagala, ngunit may kapanglawan. May kaligayahan, ngunit may kasakit. May kasaganaan, ngunit may nagugutom din. May buhay, ngunit may kamatayan. Lahat na ito, kaibigan, ay ating nakikita sa natural na mundo na ating tinatayuan ngayon. At walang ibang pwedeng magbigay ng napakagandang explanation or explanation nito, kaibigan, hindi ito kayang sagutin sa iba't ibang mga isipan dito sa lupa kung hindi mo gagamitin ang Biblia, hinding-hindi mo masasagot ang mga tanong na ito. Hinding-hindi natin masasagot kung bakit ito nangyari. Kaya nga, dadako tayo sa Biblia, ating pag-aralan ang Biblia upang ating maintindihan ito. Now, kaibigan, ang Biblia ay puno ng katotohanan. Mismo ang Biblia ay nagsasabi na ang Diyos ang may akda ng pagmamahal at biyaya. Ito ang binabanggit ng Biblia. Ngunit si Satan naman, or ang kaaway na tinatawag na Diablo, ay may akda ng puot at pagdurusa. Kaya, kaibigan, sa ating mundo ngayon, may contrast, may mabuti at may masama. Sino ang author ng masama? Ang Diablo. Sino ang author ng kaligayahan? Ang Diyos mismo, kaibigan. Now, gusto kong idiin at ilarawan sa inyo na ganito. Gusto ng Panginoon tayo ay maging masaya. Yun ba ang dalangin ng Panginoon sa atin? Yun ba ang pagnanais ng Panginoon sa ating buhay? Gusto niya na ikaw at ako ay masaya? Gusto niya na ang ating mga pamilya ay may magandang pagsasama? Gusto niya, kaibigan, na tayo ay maging maligaya? At higit sa lahat, gusto niya na tayo ay maligtas at makasama niya habang buhay. Ngunit, kaibigan, may isang, sa kabilang banda, may kaaway na nagngalang sino? Si Diablo. At gusto niya sirain ang ating buhay. Gusto niya sirain ang ating pagsama-sama. Gusto niya sirain ang ating mga tahanan. Gusto niya sirain ang ating mga kalusugan. Ito ang gusto ng kaaway, kaibigan. At higit sa lahat, gusto niyang tayo ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ito ang kanyang gusto. Sa kabilang banda, gusto ng Panginoon na tayo ay maging masaya. Ngunit sa kabilang banda din, gusto ng Diablo na tayo ay malipol magpakailanman. Kaibigan, dahil tayo ay naninirahan dito sa lupa, ibig sabihin,
tayo ay ipinanganak sa isang battlefield. Tayo ay ipinanganak sa isang lugar na may digmaan. Kasali tayo sa digmaan ito, kaibigan. So, sino ang responsable sa lahat ng mga kasamaan dito sa lupa? Hindi ang Diyos, kaibigan. Sino? Ang kaaway. Ang Diablo. Mismo, dahil siya mismo ang may akda sa lahat ng mga masasamang bagay. Pinakita po ng Biblia na lahat ng mga kasamaan ay nanggaling o resulta ito sa mga gawa ng kaaway na si Satanas. Kaibigan, atin buti nandito, sa Revelation, Jeremiah rather, 31 verse 3, sinasabi dito na ang Panginoon ay puno ng pag-ibig. At alam niyo, ang pag-ibig ay hindi lang limitado, ito ay forever. Sabi sa English, I have loved thee with an everlasting love. Iniibig kita habang buhay. Basahin natin sa Tagalog, kaibigan. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, ano, kaibigan? Oo, iniibig kita ng ano? Na walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Gusto ko pong hindihin, kaibigan, na kahit anong kasalanan meron ka, iniibig ka pa rin ng Panginoon. Kahit gaano kalaki ang inyong kasalanan, sabi ng Biblia, walang hanggan ang aking pag-ibig para sa iyo. Ako po ay natutuwa, kaibigan, na ganyan ang aking Panginoon na sinasamba. Dahil sa kabila ng aking mga kasalanang buhay, handa niya pa rin akong tanggapin at handa niya akong baguhin sa panahon na ibibigay ko ang aking buhay sa kanya. Amen? Tayo po ba ay masaya na may Panginoon tayong ganyan? Na puno ng pag-ibig? Yan ang ating Panginoon, kaibigan. Yan ang kanyang gusto sa ating buhay. Alam din natin, kaibigan, na ang mapagmaibigin na Panginoon na ito, ang siyang naglikha sa ating sanlibutang perpektong-perpekto noong unang panahon. Walang mga sakit, walang mga kapighatian, napaka-perpekto, walang kamatayan, walang kasamaan ang mundong kanyang ginawa. Siya ay puno ng pag-ibig, kaibigan. Ngunit, kaibigan, ang nangyari, saan nga ba nanggaling itong mga masasamang mga bagay? Dumating ang kaaway na si Diablo o yung si Satanas. At siya ay pumunta dito sa lupang ginawa ng Panginoon at doon nagsimula sa kanya ang mga kasamaan na nangyari sa ating sanlibutan. Sino ang nagdala ng kasalanan dito sa lupa? Walang iba, kaibigan, kundi ang Diablo. So, sino ang ating sisisihin sa lahat ng mga masamang bagay dito sa lupa? Sino, kaibigan? Si Satanas. Walang ibang sisisihin natin, kundi si Satanas lamang, kaibigan, sa lahat ng mga kasamaan dito sa lupa. Ang lahat ng pagdurusa ay resulta ng kasalanan, direkta man ito or hindi direkta. Kaibigan, may mga tao na nagsasabi, galit siguro ang Diyos sa akin. Hindi na ba itong naranasan, kaibigan, na siguro nasabi mo sa inyong sarili, galit siguro ang Diyos sa akin. Dahil napakaraming mga pagsubok sa aking buhay, napakaraming mga kasamaan na aking naranasan ngayon. At kaibigan, ang lahat ng mga masamang bagay na yan ay hindi galing sa Panginoon. Saan galing yan? Kay Satanas. Kung may mga pagsubok kay kaibigan, yan ay hindi galing sa Diyos. Yan ay galing sa kaaway na si Satanas. Alam niyo, kaibigan, ang walang ibang nating sisisihin ay walang iba kundi si Satanas lamang. Lahat ng mga kasamaan na ating naranasan dito sa lupa. Alam niyo, kaibigan, ang Biblia ay naglarawan patungkol kay Satanas. Sabi sa 1 Peter 5 verse 8, ito si Satanas. Pansinin po natin. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagkuyat, ang inyong kalaban na sino? Na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng, ano, kaibigan? Masisila niya. Ito ang nilarawan ng Biblia patungkol kay Satanas. Isang liyong palakad-lakad, isang liyong umuungal na pag-alagala
at naghahanap ng kanyang makakain. At alam natin, kaibigan, na kung gusto nating ma-avoid ang kaaway, kailangan nating mapagpuyat. Kailangan nating proteksyon. At yan ay makukuha lang natin, kanino kaya? Sa Panginoon, kaibigan. At kailangan nating maintindihan at maunawaan ang Diablo, kaibigan. So saan ba talaga galing ang Diablo? Bakit siya hinayaan ng Diyos na makapunta sa ating planeta? Ito ang ating pangunahing tanong, kaibigan, na sasagutin, kung saan ba galing ang Diablo? Sinong may guess? Saan galing ang Diablo? Saan kaya? Sa impyerno? Dito sa lalim ng lupa? Doon kaya nang galing ang Diablo? Tingnan pa natin, kaibigan, kung saan galing ang Diablo. Sa Lucas 10 verse 18, napakalino po sa Biblia. Sabi po dito, basahin natin lahat. At sinabi niya sa kanila, nakita ko sino? Si Satanas na nahulog na gaya ng lintik mula saan? Mula sa langit. So saan galing si Satanas, kaibigan? Sa langit. Ano ang kanyang ginagawa doon sa langit? Kung doon siya galing. Ano, kaibigan, binanggit po ng Biblia at inilarawan po ng Biblia ang isang kwento sa isang kwento na napakalungkot. Isang kwento patungkol sa isang anghel na nahulog sa kasalanan. Mababasa po natin yan sa Ezekiel 28:12-15. Dito po, kaibigan, ay pinasimbuluhan po ng Biblia ang isang tayre na si Satanas or si Lucifer. Ang Lucifer na pangalan, kaibigan, ay nangungulog ang light bearer. Ito po ay light bearer. Ang Lucifer na pangalan. Kung ating butitin lang dito, kaibigan, Ezekiel 28 verse 12, sabi dyan, anak ng tao, panaguyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Now, verse 13, ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ito ay nagpapasimbolo kanino? Kay Lucifer. Verse 14 and 15, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita, na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahahalaga. O mahalaga. Ikaw ay sakdal. Ano, kaibigan? Ikaw ay sakdal o perfecto sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Sabi nito sa Biblia, kaibigan, si Lucifer ang unang pangalan ng Diablo. Yan ang kanyang pangalan nung una. Siya ay ginawa ng Panginoon na sakdal. Perfectong-perfectong ginawa ng Panginoon si Lucifer, isang anghel, isang kirubin. So ang tanong, kaibigan, ginawa ba ng Diyos ang Diablo? No, hindi niya ginawa ang Diablo, kaibigan. Na anong niyari? Bakit nagkaroon ng Diablo? Bakit nagkaroon ng Satanas? Bakit may mga masasamang mga tao o masasamang mga bagay na atin nakita sa lupa? Ano ang nangyari? Tinanong natin, kaibigan. Atin po nakita na si Lucifer ay ginawa ng Diyos at ang mga iba't ibang mga anghel na may kalayaang pumili. Sila po ay binigyan ng freedom of choice. Bakit? Gusto ng Panginoon na magsamba ang mga alagad niya o itong mga anghel sa kanya na may pag-ibig. Hindi niya ginawa ang mga anghel na parang isang robot na may isang chip lang doon or program ang kanilang mga isipan na sundin ang Diyos. Ginawa po ng Panginoon ang isang perpektong anghel na may kalayaan pumili. Ngayon, kaibigan, nung ginawa po ito ng Panginoon, may isang panganib po na kanya nakikita. Ang kanyang panganib na nakikita, kaibigan, na sa panahon na kanyang lalangin ang mga anghel na may kalayaang pumili, ang panganib na kanya nakikita ay kung darating ang panahon na itong mga anghel na ito ay pumili at kanilang sisirain ang mga regalong binigay sa kanila, ang kalayaang pumili, kung ito ay kanilang gagamitin sa mali. Yan ang panganib na nakita ng Panginoon. At kaibigan, doon sa langit, ginawa ng Panginoon ang mga anghel na perpektong-perpekto na gusto niyang sumunod ito sa kanya na may pag-ibig.
I-explain ko lang na mas naiikibigan na hindi po ginawa ng Panginoon ang anghel na parang robot. Pwede niya ma-program, actually. Pwede niyang ilagay doon sa isipan ng mga anghel na I love you, God. I love you, God. Every day, pwede yun. O ilagay natin sa ating praktikal. Siguro may mga anak po kayo. At program po yung mga anak ninyo. Ang program, nakaprogram sa isipan ng anak, every day, magsasabi sila every morning, sasabihin nila sa inyo, good morning, daddy. Good morning, mommy. I love you, daddy. I love you, mommy. Siguro ito ang everyday na mapapakinggan mo sa inyong anak, pero robot lang ang inyong anak. May kaligayahan ba doon, kaibigan? Kung everyday maririnig mo yung kanilang sinasabi, ngunit hindi naman galing sa puso, at hindi naman nila sariling pagpipili. Kaya, kaibigan, hindi po ginawa ng Panginoon ang mga anghel na ganyan. Gusto niya na ang mga anghel ito ay susunod sa kanya, na may pag-ibig, na sila mismo ang pipili sa pagsunod sa Panginoon. Pansin niyo po yung puntong ito, kaibigan. Kung wala tayong kakayahan na piliin ang mali, walang tunay na kalayaan sa pagpipili. Tama po? Kung wala tayong kakayahan na piliin ang mali, walang tunay na kalayaan sa pagpili. Nais ng Diyos na ang mga anghel ay magsilbihan at sumunod sa Kanya sa kanilang sariling malayang pagpili dahil mahal nila siya. Ito ay isang voluntaryong pagpili, kaibigan. Ito ay isang voluntaryong pagsunod sa Panginoon. Hindi pinipilit ng Panginoon ang bawat isa. Kaibigan, gusto ko pong idiin ito na ang bawat hakbang po natin sa seminar na ito ay hindi po kayo pinipilit ng Panginoon. Ngunit gusto pong ipaabot ng Panginoon sa atin na may napakagandang napakagandang kinabukasan na ating masusumpungan sa panahon na ating ihakbang ang ating mga paa sa salita ng Diyos at sa pagsamba po sa Kanya. Alam ng Panginoon na kung ang buhay mo ay nasa Diablo, walang tunay na kaligayahan na ating masusumpungan. Ngunit kaibigan, atin pong nakita mismo sa ating pag-aaral ngayon na ang lahat ng mga masasamang bagay ay galing sa Diablo. Hindi po kayo mahal ng Diablo. Ngunit mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Ganito po ang katotohanan, kaibigan. Hindi po tayo mahal ng Diablo. Gusto niyang ibigay sa atin ang lahat ng mga kaligayahan dito sa lupa. Ngunit ang hantungan po niyan, kaibigan, ay hindi kaligayahan. Ang hantungan po niyan ay isang hantungan na puno ng sakit. At kahit mismo kamatayan ang ating masusumpungan. Ngunit, kaibigan, kung ikaw ay nasa Panginoon, tunay na kaligayahan ang iyong masusumpungan. Pero ating piliin. Kailangan natin piliin, hindi ito chance, kaibigan. Ang kaligtasan ay hindi by chance. It is by choice. Piliin si Jesus. Balik tayo sa ating pag-aaral, kaibigan. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Sakdal na ginawa ng Panginoon si Lucifer. Let me illustrate, kaibigan. Dito sa Pilipinas, napakaraming niyog. Dito nga sa ating paligid, napakaraming niyog. At ang niyog niyan, kaibigan, ay ginawa ng Diyos. Perfectong-perfecto niyang ginawa ang niyog. Tama? At napakaraming mga produkto na ating makukuha sa niyog. May mga virgin oil po tayo, may mga coconut oil po tayo. At itong niyog na ito, kaibigan, ay napakagandang gamitin. May maraming mga mabuting bagay na ating makita. Ngunit ang ibang tao, kaibigan, ang kanilang ginawa sa niyog, gumawa sila ng alak sa niyog. Yung mga, ano yung dito? Yung sa amin yan sa Bisaya, tuba. Tuba din ba dito yan? Yung alak na galing sa niyog? At yung tuba na ito, kaibigan, binenta doon sa tindahan, binili ng mga lasinggero, at nung binili ito ng lasinggero, nag-inuman sila, umuwi yung lasinggero, lasing na lasing, sinampal ang kanyang asawa, at umuwi siguro na iba ng asawa. Kung ito mangyayari, kaibigan, dahil ang Diyos ang gumawa ng niyog na yan, pwede ba nating sabihin na ang ating sisisihin ay ang Diyos? Bakit mo ba ginawa yan, Diyos o Panginoon, yung niyog na yan? Ayan tuloy. Iba na yung asawa ko pagpunta sa bahay. Dahil sa niyog na yan na yung ginawa. Yan ba ang ating masabi, kaibigan? No, of course. Hindi po natin masisisi ang Panginoon dahil ginawa na ang niyog. Gawa po ito ng mga tao. Pagpili ng tao
naging ferment. Ganito din po ang nangyari kay Lucifer doon sa langit. Siya po mismo ang pumili, kaibigan, na lalayo sa Panginoon. Siya mismo ang pumili na magkasala. Pero paano ba ito nangyari, kaibigan? Ano ba ang meron o ano ba ang simula sa kasalanan ni Lucifer? Kung papansin po natin, kaibigan, doon sa langit ay napaka-perfecto. Walang kasalanan po doon. Ibig sabihin, walang impluensya sa labas na nagpasama kay Lucifer, ni walang panloob na depekto sa kanya dahil siya ay perfectong-perfectong ginawa ng Panginoon. Walang influence sa labas na pwedeng mag-influensya sa kanya na magkasala siya. Hindi kagaya sa atin ngayon. Napakaraming mga influensya sa paligid na pwede tayong magkasala. Ngunit kay Lucifer, kaibigan, iba. Walang influence outside at inside dahil siya ay perfectong ginawa ng Panginoon. Now, kaibigan, bakit nagrebelde si Lucifer? Ano ang dahilan sa kanyang pagre-rebelde? Binanggit po ito ng Biblia, kaibigan, dito po sa Ezekiel 28:17. Sabi po dito, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Kaibigan, gusto ko pong ipaabot sa inyo. Hindi po problema ang gwapo at maganda. Ano po? Hindi po problema yan, di ba? Ang problema, kaibigan, kung ang ating kagandahan at ang ating kagwapuhan ay nagiging idolo na po natin. Ito po ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit si Lucifer ay nahulog sa kasalanan. Pansinin po natin, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Kung atin pong isama po yan, kaibigan, yan po ay pride. Yan po ay mapagmataas. Ito ang isa sa mga dahilan or major reason kung bakit si Lucifer ay nagkasala. At yung pride na yan, kaibigan, ay humantong sa revolution or digmaan. Unang nasumpungan ni Lucifer ay ang kapalaluhan at sumunod ang pagiging makasarili. Sumunod ang panibugho, sumunod ang inggit, sumunod ang puot, sumunod ang rebellion, at sumunod ang pagbabaka. Now, atin nakita ang larawan, kaibigan, ganito pala ang simula sa lahat ng mga digmaan na nangyari dito sa lupa. At atin nakita, kaibigan, na ang pinaka-ulo sa lahat ng digmaan ay ang salitang kapalaluhan o ang salitang pride. Yan din ba ang isa sa mga dahilan bakit may pag-aaway o aaway sa pamilya? Yan din ba ang dahilan kung bakit may mga differences sa ating kaibigan o sa ating mga kapatiran? Pride, kaibigan, ang ugat sa lahat ng mga digmaan. At di po nakita, doon mismo sa langit, nagsimula ang lahat ng mga ito. Sa Isaiah 14:12-14, kaibigan, basahin po natin dito. Ito ay tumutukoy kay Lucifer. Sabi dito, at ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ano, kaibigan? Ako. Ako'y sasampa sa langit. Aking itaas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Atin po nakita dito, kaibigan, na hindi po nakontento si Lucifer sa kanyang pagiging anghel. Sa paggawa po ng Panginoon sa kanya, hindi po siya naging kontento. Gusto niyang magiging, ano pa? Diyos. Gusto niyang maging kagaya ng Diyos. Hindi na kontento sa kanyang sarili sa paggawa sa kanya, kaibigan. So, nangyari, kaibigan, nagsimulang, nag-spread out si Lucifer ng kanyang mga damdamin doon sa mga anghel. At kanyang sinabi ito sa mga anghel, kaibigan, kanyang sinabi ang mga napaka-pangit na mga
karakter ng Panginoon. Yun ang kanyang sabi, na pangit ang karakter ng Panginoon. Sinabi niya ito sa mga anghel. At ang langit, kaibigan, na puno ng kapayapaan at kiligayahan, ay nahati sa iba't ibang mga isipan. For example, kaibigan, ano kaya ang dapat na gawin dito? Siya ay naging tagapanira sa loob ng isang dako na puno ng kapayapaan. Ano, kaibigan, kagaya ni Lucifer, kailangang ipatalsik siya sa langit. Bakit? Let me illustrate. Ang manggang iyan, kaibigan, lagyan natin na hinog yan na mangga. Kung lalagyan po natin yan ng isang sirang mangga, ano mangyayari sa mga manggang magaganda? Ito din ay masisira. Tama? So, kailangan natin kunin yung manggang sira upang hindi madamay ang ibang mga mangga. Upang hindi masira lahat, kaibigan. So, ito pong nangyari sa langit. Kailangan na italsik si Lucifer, kailangan kunin siya doon upang ang kaligayahan ay manatili sa kalangitan. Kaibigan, kung gusto mo ng kalayaan, rather, ang kalayaan, kaibigan, ay napakagandang regalo ng Panginoon. The freedom. Ngunit ang tabako po, kaibigan, ay hindi po isang kalayaan. Sabi ng iba, may kalayaan ka namang manigirilyo, may kalayaan ka namang uminom ng alak. Nasa sayo yan, kasi kalayaan mo yan na pumili. Ngayon, kaibigan, gusto ko pong idiin sa gabing ito na hindi po yan kalayaan. Yan po ay kinukulong po tayo sa kasalanan. Kinukulong po tayo sa isang dako na napakahirap umiwas at napakahirap matagumpayan ang lahat ng mga kasamang ito. Alam niyo, kaibigan, kung atin pong susundin ang Panginoon, tayo po ay mabibigyan ng tunay na kalayaan. Masusumpungan lang po natin ang tunay na kalayaan, walang iba, kundi sa kay Panginoong Jesus. Kaya napakagandang isipin, kaibigan, na kahit anong kasalanan meron tayo, ay binigyan pa rin tayo ng Panginoon ng isang kalayaan na piliin muli siya. Napakaganda, kaibigan, na atin natutunan sa gabing ito na may pag-asa pala sa ating mga buhay. May pag-asa pala na ating masumpungan dahil tayo ay ginawa din ng Panginoon na may kalayaang pumili. Pwede mong piliin ang Diablo, ngunit pwede mo ring mapili ang Panginoon. Pwede natin mapili ito, kaibigan. At yun nangyari doon, kaibigan, ay nagiging napakalaking pagbabaka doon sa langit at nailipat dito sa lupa. Mababasa natin yan sa Revelation 12, verse 7 to 9. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya'y inihagis saan? Sa lupa. Saan ba yung lupa na yan? Dito, kaibigan, sa ating planeta. Dito sa lupa. Dito siya napunta, kaibigan. At ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sino ang kanyang kasama? Ang mga anghel na pumili na sundin ang Diablo. Bakit? Kaya, hindi diretsong winasak ng Diyos ang Diablo at ang kanyang mga anghel. Bakit kaya? Bakit hindi niya ito pinatay agad-agad? Ang mga anghel na ito na hindi sumunod sa kanya. Kaibigan, kung papatayin agad-agad ni Jesus o ng Panginoon ang mga anghel na ito, ang mangyayari, kaibigan, ang mga anghel ay susunod sa Panginoon na may takot at hindi na sa pag-ibig. Susunod na sila na may takot, na takot na sundin ang Panginoon dahil kung sila ay magkasala, talagang mamamatay sila agad-agad. Ngunit pinintulutan ng Panginoon, kaibigan, na ito ay lalago, ito ay bubunga ang kasalanan ito, kaibigan, upang makita ng buong universo na ito ang resulta ng kasalanan. Gusto niyang ipaaninaw sa buong universe, sa atin, sa buong mga anghel, na ang kasalanan ay hindi isang laruan, kaibigan.
Ang kasalanan ay isang bagay na maghahatid sa atin sa kamatayan. Pagkahiwalay sa ating Panginoon. Mga kaibigan, sa ating mundong tinatayuan ngayon, ang kasalanan ay naging ordinaryo na lamang. Ngunit kung atin pong titingnan sa Biblia, ito ang napakatinding problema ng Panginoon. Mismo nga, kaibigan, ang kanyang inihanda sa kasalanan ito ay kanyang susunugin at ito ay kanyang wawasakin at magpakailanman hindi na babalik ang kasalanan. Ganito katindi ang kanyang, hatred sa sin. Ganito katindi ang kanyang hatred sa sin. Sisirain at sisirain niya, kaibigan. Kaya nga gusto ng Panginoon na tayo ay tumiwalag sa kasalanan. Upang pagdating ng panahon na kanyang wawasakin na ang kasalanan, hindi tayo makasama sa pagkawasan. Amen? May kalayaan po ba tayong tumiwalag sa kasalanan? May kalayaan po ba tayong magsabi na ayaw ko na sa kasalanan? Gusto ko na si Jesus. Gusto ko na ang kabutihan. May kalayaan tayo, kaibigan, na ating masusumpungan, especially sa Panginoon. Ngunit ang tanong, kaibigan, bakit ba pumarito ang Diablo sa langit? O dito sa lupa, rather. Bakit ba dito siya pumunta sa lupang ito, kaibigan? 1 Corinthians 4 verse 9. Sabi dito, sapagkat kami ginawang panuuri ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Napansin niyo po, kaibigan, itong mundong ito pala ay isang theater sa buong universo at sa iba't ibang mga mundo na hindi nahulog sa kasalanan, tayo ay tinitingnan ng mga creatures na ito, kaibigan, ngayon. Tinitingnan niya yung mga taong may pagnanais na sundin ang Panginoon. We are in a battlefield. Tayo ay nandito sa isang television. Ikaw at ako ang actor dito, kaibigan. Tayo ay nandito sa mundong panuurin ng buong universo. Alam niyo, kaibigan, nakita po natin, nung nakita po ng Diablo ang mundong ito na puno ng perfecto or perfection, kanyang nasabi na, napakagandang mundo, gusto kong sakupin yan. Dahil dalawa lang, si Adan at saka si Eva lang ang nandito, gusto niyang sakupin ang mundong ito. At nangyari, kaibigan, nakuha niya nga ang mundong ito. Si Adan at saka si Eva, kanilang pinili na sundin ang Diablo, ang kanilang panibagong Diyos, at nahulog sa kasalanan ang mundong ating tinitirhan. May kalayaan sa pagpili si Adan at saka si Eva, kahit mismo nung ginawa si Adan at saka si Eva, kaibigan, ay may kalayaang pagpili. Let me illustrate. Suppose, kaibigan, na ikaw ay pinilit na magpakasal sa matandang iyan. Siguro yung isang kabataan. Ikaw ba ay masayang mamuhay kasama siya? Masaya kaya ikaw, kaibigan? Napilitan ka lang, kung hindi mo ako papakasalan, ipapukulong kita. Or ikaw siguro, kaibigan, isang babaeng kabataan. Kung may gustong mag-asawa sa iyo at may isang baril, at kung hindi ka magpapakasal, ikaw ay papatayin. Maligaya ka ba, kaibigan, sa iyong pamumuhay kasama ang lalaking ito? Na ikaw lang ay napilitan na siya ay papakasalan? Hinding-hindi, kaibigan. Hinding-hindi. Ito din ang ginawa ng Panginoon kay Adan at saka kay Eva. May binigay siyang isang test sa kanila, kaibigan. Ang pagmamahal ay hindi sa pilitan. Ang tunay na pag-ibig, kaibigan, ay hindi sa pilitan. Ito ang gusto ng Panginoon sa atin, na hindi tayo mapilitan sa ating pagsunod sa Kanya. Sa Genesis 2 verse 16 to 17, kaibigan, atin pong mababasa dito ang isang test para sa tao, kay Adan at saka kay Eva. Ito po, kaibigan, atin pong basahin. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may, ano, kaibigan? Kalayaan. Pwede mo yung makain. Ngunit, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ikaw. Dito natin nakikita, kaibigan, ang contrast. Nakita po natin ang contrast po dito na may mabuti at may masama. Sa punong kahoy na yon, may evil at saka may
Good, kaibigan. Kaya pala, itong punong kahoy na ito, kaibigan, ay isang pintuan na kung ito ay bubuksan, kung ito ay bubuksan ni Adan at saka ni Eva at ipapasok nila ang lahat ng mga bagay na ito, kaibigan, ganito ang mangyayari sa lupa. Ano nangyari kanila Adan at saka ni Eva, kaibigan? Kaya pala, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga kasamaan sa lupa ay dahil binuksan ito ni Adan at saka ni Eva. Ang kahoy ng kaalaman sa mabuti at masama ay siyang naging pinto para sa diablo na makapunta sa mundo. Alam natin ang storya, kaibigan, nung si Eva ay natukso ng diablo. Gusto ng diablo na siya din ay magiging Panginoon. Tinukso siya ng diablo na ikaw ay pwedeng maging Panginoon. Gusto mo ba yon? At si Eva, hindi niya alam na ang nakikipag-usap na sa kanya ay ang diablo na. At kanilang binuksan, kaibigan, kinain ni Eva ang bunga ng punong iyon at kanya nabuksan ang pintuan na naghahasik ng napakasamang epekto sa ating sanlibutan. Ginawa ni Adan at ni Eva ang pinakamalaking pagkakamali. Lahat tayo ay nadamay, kaibigan, sa isang maling desisyon. Binuksan ni Adan at Eva ang pinto sa diablo, kaya't siya ay nakapasok at nagkalat ng kalungkutan, paghihirap, at kamatayan dito sa lupa, kaibigan. Sa panahon iyon, si Adan at saka si Eva ay nakaranas ng kapighatian, nakaranas sila ng takot, nakaranas sila ng guilt, at gusto ng kaaway na sana ang mga taong ito ay magiging immortal sinner. Ngayon, kaibigan, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon. Hindi po sila natagumpay sa planong iyon. Ang diablo ay nakapasok dito sa lupa. Naging masama ang mundo. Ang tanong, kaibigan, ano kaya ang magagawa ng Panginoon? Sino kaya ang tutulong sa mundong ito? Sino kaya ang tutulong sa buhay mo? Sino kaya ang tutulong sa ating magulong buhay at masamang buhay dito sa lupa? May tagapagligtas ba na handang magligtas sa iyo, kaibigan? Yes, kaibigan, ang prinsipe ng langit, mismo ang Panginoong Hesus, ay bumaba dito sa langit, sa lupa, upang ikaw at ako ay kanyang iligtas. Sabi sa John 3:16, I believe, lahat tayo ay alam ito. Basahin natin lahat, ready go? Sapagkat, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, nung tayo ay nagkasala, nung nakapasok si Satanas sa ating buhay, wala na sana tayong kalayaang pumili pa na maligtas. Wala na tayong kalayaang pumili pa na maligtas at mabalik ang ating sitwasyon doon sa langit. Kahit si Adan at saka si Eva. Ngunit, kaibigan, kinakailangan ni Jesus na mamatay at may pako sa krus upang ikaw at ako ay mabigyan ng kalayaang muli na mapili ang kaligtasan. Amen? Ganito po kaganda, kaibigan, ang ginawa ng Panginoong Jesus. Dahil po dyan, tayo po ay may kalayaan ngayon na pumili kay Jesus at maligtas. Ay, kaibigan, sa mundong itong puno ng kasalanan, puno ng kasamaan, ang responsable po nito ay walang iba kundi si Satanas. Kaibigan, may good news po ako sa inyo. Darating ang panahon na wawasakin ng Diyos ang diablo. Kanyang papatayin ang diablo, magpakalanman, hindi na ito babalik pa muli. Wala nang tutukso sa iyo, magpakalanman. Hindi na babalik ang kasalanan doon sa impyerno, kaibigan. Pero atin yung pag-uusapan ang impyerno sa sunod natin ng mga pag-aaral. So bakit, kaibigan, hinayaan ng Diyos ang kalungkutan at paghihirap? Bakit kaya hinayaan ng Panginoon ito na ating maranasan ang kalungkutan? Una sa lahat, kaibigan, upang makita ang ating karakter. Upang makita ang ating karakter. Kung paano tayo mag-react, kaibigan, sa mga pagsubok, makikita natin kung sino talaga tayo or anong karakter talaga meron tayo. Let me illustrate, kaibigan. Ilagay natin na may lagayan po ditong dalawa at labelan po natin ng honey. Ngunit ang isang lagayan na yan ay nilagyan natin ng suka. So yung isa, honey, yung isa naman, suka.
At kung ikaw ay pupunta po dyan, ganun yung kukunin niyo po yung isda dyan. At kung iinumin mo, of course, malalaman mo kung ano ang laman po niyan, kung yan ay suka o honey. Depende sa laman po niyan, tama? Malalaman mo yung laman yan, depende sa laman, pero makikita mo na walang kaibahan sa kanila dahil sila ay nakalabel na honey. Ngayon, kaibigan, sa panahon na kinuha niyo po yan, malalaman mo kung ano ang tunay na laman po niyan. Ganito din po sa ating buhay, kaibigan. Walang kaibahan. Siguro, Kristiyano tayo, naniniwala tayo sa Panginoon, pero kaibigan, honey ba talaga ang nasa ating buhay o sa ating puso? Ang lalabas ba talaga na karakter ay karakter na parang honey? O sa panahon na tayo ay nagipit o sa panahon na tayo ay siniraan, ano kaya ang lalabas sa ating bibig? Suka ba ito o honey, kaibigan? Atin po tinan ang karakter ng Panginoon. Nung inaipako po siya sa cross, kaibigan, ano ang kanyang sinabi? Sabi niya, Father, Father, patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kahit siya ay hinangpas, kahit siya ay nakaranas ng napakaraming sakit, ngunit ang kanyang karakter ay parang honey pa rin. Napakatamis na lumabas sa kanyang puso. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Una, kaibigan, ay para maipahayag ang ating karakter. Pangalawa, to purify us, upang gawin tayong dalisay. Ito yung dahilan kung bakit naranasan natin ang mga pagsubok. Sino ba nakaranasan dito ng mga pagsubok? Yes, mga pagsubok sa ating buhay, yung masakit na mga pagsubok, tama? May mga pagsubok tayo ganun. Ito pala ang dahilan kung bakit ito pinantulutan ng Panginoon. Pangalawa, upang gawin tayong dalisay. May tanong ko lang, kaibigan, paano ba naging puro ang isang ginto? Ito ba ay naging puro sa simple lang na proseso? No. Ito ay dumaan sa napaka-init na proseso, kaibigan. Ang gintong ito, bago siya naging dalisay na ginto. At ganoon din po sa ating tao, kaibigan. Tayo ay maging dalisay na ginto sa panahon na tayo ay ilalagay sa isang napaka-init na pagsubok at lalabas tayo na puno ng kadalisayan. Sabi nga sa Isaiah 48 verse 10, narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak, pinili kita sa horno ng, ano kaibigan? Kadalamhatian. May mga rason pala, kaibigan, ang pagsubok sa ating buhay. Upang gawin tayong dalisay. Hindi yan isang magandang lugar, kaibigan. Yan ay napaka-init na lugar. Ngunit yan ay para sa ating kinabukasan. Yan ay para sa ating benepisyo. May tanong ko lang, kaibigan. Ang tinapay na ba ito ay maging masarap kung hindi ito dadaan sa mainit na proseso? Saan ba inilagay ang tinapay bago ito maluto? Of course, sa oven. Tama? At yung oven po, kaibigan, ay hindi po ito isang komportabling lugar. Ito po ay napakainit. Kung siguro makapagsalita lang yung oven, siguro sasabihin niya, Baker, Baker, please, ilabas muna ako dito. Napakainit po dito. Siguro ganun ang sasabihin ng tinapay na yan. Ngayon, kaibigan, ang baker mismo ang siyang may alam kung kailan niya kukunin ang tinapay. Sa panahon na ito na ay luto at pwede nang kainin, tsaka na ito kukunin, kaibigan. At ganun din po ang gagawin ng Panginoon. Tayo ay kanyang ipinadaan sa matinding init ng kadalamhatian, matinding init ng pagsubok upang sa panahon na tayo ay lalabas, lutong-luto ang ating mga karakter. Amen? So kaibigan, sa panahon na may pagsubok po kayo, sasabihin nyo, praise the Lord, may pagsubok ako. Amen? Yan ang ginawa ng Panginoon para ipakita sa atin ang ating karakter. Pagdating natin sa langit, kaibigan, I believe ang ating mga ugali ay hindi na ugali na kagaya na ating naranasan ngayon. Ang karakter po natin doon, kaibigan, ay kagaya sa karakter ni Jesus. Lutong-luto ang ating mga karakter sa langit. Pangatlong dahilan po, kaibigan, kung bakit pinahintulutan ng Panginoon ang mga pagsubok na darating sa ating buhay, upang palakasin ang ating pananampalataya at eksperyensya. Alam niyo po, kaibigan, ang mga kahoy po na parating nadadaanan ng bagyo,
ay ang mga punong kahoy na napakatibay at napakalakas. Dahil parati silang nakakaranas ng bagyo, kaibigan. James 1, 2, and 3. Sabi dyan, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sarisaring tukso. Yamang nalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yan po ang pangatlong rason kung bakit pinahintulutan ng Panginoon na tayo ay dumaan sa mga pagsubok. Pangapat, kaibigan, upang hayaan tayong mamili ng malaya. Upang hayaan tayong mamili ng malaya. Alam niyo, kaibigan, napakaraming tao na nagsabi, bakit ba pinahintulutan ng Panginoon na ako ay magkasakit? Galatians 6:7, sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay ano? Siyang namang aanihin niya. May mga pagkakataon, kaibigan, na dahil sa ating maling pagpili, tayo ay nagkasakit. Halimbawa na lang po, kaibigan, na ang isang taong ito, nandun siya sa hospital, at sabi niya, Panginoon, malapit na po akong mamatay. Bakit niyo ba pinahintulutan na ako ay mamatay ngayon? E siya naman, ang taong ito ay naninigirilyo. 5 bucks a day ang kanyang paninigirilyo sa bawat araw. Alam mo, kaibigan, simply, kaibigan, kung ano ang ating pinili, yun ang ating aanihin. Kung alam natin na ang mga bagay na ito ay masama, talagang aanihin natin ang masama. Ito ang dahilan, kaibigan, na tayo ay makakadaan sa mga pagsubok nito upang ang ating pagpili ay ating ma-exercise, kaibigan. Si Jesus ay inosente. Tama po ba? Siya po ba inosente? Yes. Pero siya ba ay dumaan sa mga pagsubok? Yes. Si Jesus ay dumaan sa pagsubok. Siya nga ay walang kasalanan. Ngunit dumaan pa siya sa mga pagsubok, kaibigan. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin sa 1 Peter chapter 3 verse 18 na siya ay nakaranas ng pagsubok para sa mga just or para sa mga matuwid. Sa Kalbaryo, kaibigan, ay ang pinakamalaking kapalanunan sa malaking kontrobersiya. Dito sa Kalbaryo, kaibigan, dito po pinakita ng Panginoon na siya ay naging matagumpay sa pagligtas sa bawat isa. Doon niya po ikaw niligtas muli, kaibigan. Doon niya po binayaran ang iyong utang doon sa cross. Ibinigay ni Hesus Kristo ang kanyang buhay upang bilhin ang ating kalayaan sa pagpili, kaibigan, doon sa Calvary. At nung siya ay namatay, ating nasumpungan na may kalayaan na po tayong pumili kay Jesus at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Importante ba si Jesus sa ating buhay, kaibigan? Napaka-importante po ni Jesus sa ating buhay. Ating review, kaibigan, ang apat na rason kung bakit sometimes inalaw ng Panginoon na tayo ay makaranas ng mga kapighatian. Upang makita ang ating karakter, upang maging dalisay tayo sa pagpalakas ng pananampalataya at eksperyensya, at pang-apat, hayaan tayong mamili, kaibigan. Ang tanong ngayon, kaibigan, dahil ginawa ng Diablo ang ating mundo na puno ng mga kasalanan, dahil ito ay kaniyang ginawa at tinanim dito sa lupa, kaibigan. Ang tanong, kaibigan, gusto mo bang maging malaya sa buhay ng puno ng kasalanan? Si Jesus mismo, kaibigan, ang siyang ating pag-asa po nito. Nalungkot at naghirap ba ang Diyos dahil sa kasalanan? Siya ba ay nalungkot? Basahin po natin ito, kaibigan. Iilan lang ang nag-iisip sa paghirap na idinulot ng kasalanan sa may likha ay isang paaninag sa ating kawalan ng pakiramdam sa sakit sa simula pa dinala ng kasalanan sa puso ng Diyos. Ito yung resulta, kaibigan, at epekto ng kasalanan sa buhay o sa puso ng Diyos. Ang tanong, kaibigan, nasaan ba ang Diyos sa panahon na tayo ay naghihirap? Very simple. Siya ay nasa atin, kaibigan. Sa Isaiah 43 verse 1 and 2, ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa inyo,
O Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat, ano kaibigan? Tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin, kaibigan. Ikaw ay binili ng Panginoon. Ikaw ay sa Kanya na. Sa pagpatuloy, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako ay sasa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan. Yaon, pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Yan ba ay pagsubok? Yung apoy na yan? Yes, kaibigan. O magniningas man ang alab sa iyo. Kagaya ng baker, kaibigan, sa kanyang pagluto, sa kanyang tinapay, ganun din po ang ginawa ng Panginoon sa atin upang tayo ay lalabas na may puno ng kadalisayan. Kaibigan, natin po natutunan sa gabing ito na sa panahon na tayo pala ay naghihirap at tayo ay nakaranas ng mga pagsubok, ang Panginoon ay nasa atin. Kasama natin siya. Sa panahon na ikaw na sinusubukan, kaibigan, huwag niyo pong isipin na wala ang Diyos. Nandyan ko siya mismo sa iyong gilid at handang tumulong sa iyo. Kaibigan, sa gabing ito, siguro na naramdaman mo na tinatawag ka ng Panginoon. Siguro naramdaman mo na kailangan mo si Jesus at gusto mong piliin siya at iyong gustong piliin na iwanan na ang mga kasalanan ng ating patuloy na ginagawa na siya naghahasik ng kaguluhan sa ating buhay. Kaibigan, sa gabing ito, gusto mo bang piliin si Jesus? Gusto mo bang ibigay ang iyong buhay kay Jesus? At gusto mo bang sikapin na maging sentro si Jesus sa iyong buhay? Kung ikaw yan, kaibigan, pwede bang ipakita sa pagtaas ng iyong kamay na gusto ko pong maging sentro si Jesus sa aking buhay? Hindi ko na gusto si Satanas. Ayaw ko na ng kasalanan. Gusto ko si Jesus ang aking Panginoon. Tayo manalangin. Dakila na yung Panginoon, maraming salamat sa napakagandang pag-aaral po na iyong ipinagkaloob sa amin. Amin po natutunan na may Panginoon po kaming tapat na nagligtas po sa amin sa kabila ng aming makasalanan ng buhay. Panginoon, sa gabing ito, silihan niyo po ang aming mga desisyon na ikaw po nawa ang patuloy na maging sentro ng aming mga buhay at isipan. Ito po ay aming hiling, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus, na may tagapagligtas. Amen. May pag-asa para sa atin? Ang diablo ay ang dapat sisihin. May pag-asa para sa iyo, magpalungkot ang kanyang gawain. May pag-asa para sa iyo, magligtas si Jesus suma atin. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, karapatan mong pumili, biniling muli ni Kristo. May pag-asa para sa iyo, kaya sa laro ng buhay ay huwag kang magpapatalo. May pag-asa para sa iyo, biyaya at pag-ibig ng Diyos, huwag hayaang mapasok dahil may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Bukas po, kaibigan, ating pag-aralan, The Omega Mystery, Revelation Secret to Personal Power. God bless you and good night.